mga taga-barangay, this is my warning. Hindi po ako nananakot sa inyo. Sa oras na halimbawa na distribute na po itong mga budget na nasabi ko, 270 billion, 300 billion, na ikalat na sa inyo at ito po'y kinurakot nyo. Believe me, believe you, trust me. Uubarang ko po kayo lahat ng maskara. Pangangalanan ko po kayo, pagsasabihin ko po sa taong bayan kung paano niyo po kinurakot yung mga pera. Nang sa gayon, pag natapos po itong problema ng COVID-19, isa-isa po kayo pagbabayaran nyo ang inyong mga katarantaduhan. 1,500. Yung one plus po doon, grocery. Yung susunod, yung 4,000 plus, cash po yun. Kaya po, mamili po kayo kung sino sa inyo yung tatlo. Sa kayong tatlo, total, ginawa ko kayo yung siyam, tigta tatlo kayo. Maghahatian nyo yung 4,000 plus sa kayong grocery. O, sa bawat tatlo. Gusto nyo po, meron o wala? Sir, pakibaguhin po yan kasi yung form po per household, hindi per house. So meaning kung sa isang bahay, meron pong nagrerenta doon at tatlo sila, lalaki at babae, mag-asawa at yung anak, isang household yon. Yung may-ari na pamilya, nandun, tatlo anak, sa isang household yon. Kung kapatid niya, na may dalawang anak din, nandun din yung asawa, kasama din sa bahay, tatlong household yon. So, tatlong form po ang dapat ibigay. So, let me clarify po that household. Mayor, kung nakikinig ka man, or kung you're in a similar, nagtatanong din, that's why po ang ibibigay po ng DSWD na listahan sa inyo, hindi po number of houses. Number of households po. Ang ibibigay sa inyo. So yung 18 million Filipinos out of 24.6 million po, yan po ay number of households, hindi po yan number of houses. Okay? Isang form sa bawat tatlong katao, ha? Intindihin nyo mabuti. Wala, baka magtatanong kayo pagbigay ng form, ba't ganito lang na ano nyo, ha? Umuo kayo dyan, bahala kayo. Limbag lang po. Apat po silang pamilya na tira doon. Tapos pinabihati lang po nila, automatic po yun, one household din po yun. Kaya ibig sabihin po nun, isa rin lang po yung pinag-usapan nila. Iba yung pamilya na yun, iba yung pamilya. Hindi nga po. Household po pinag-usapan. Kasi po ganito yun. Yung pong bahay po bang yun, paupahan. O hindi po paupahan. Ibig sabihin po nun, hindi siya paupahan, nakatira ibang tao. O isa pong pamilya daw, nakatira yun. Isa pong bahay na ang nakatira ay apat na pamilya. Okay, ano po? Balikan po natin. Ang maliwanag po kanina ni Boss, household ang pinag-uusapan po dito. Pag sinabi pong household, isang bahay lang. Kahit po yan ay anim na pamilya ang nakatira, isang bahay lang po ang automatic dyan. Interview po dyan isa lang. Kung 6,500 po yan at sila ay apat na pamilya dyan, pwede naman po sila mag-adihati dyan. Nasa pag-uusap na po nila. Basta yan po kasi nasa guidelines natin at yan po ay nasa MOA. Yan po ang usapin natin. Kasi meron po tayong pinagbabasihan. Kaya, maliwanag po, para po tayo hindi na mag-usap ng mahaba, household po. Okay. Sir, pakibaguhin po yan kasi yung form po per household, hindi per house. So meaning kung sa isang bahay, meron pong nagrerenta doon at tatlo sila, lalaki at babae, mag-asawa at yung anak, isang household yon. Yung may-ari na pamilya, nandun, tatlo anak, sa isang household yon. Kung kapatid niya, na may dalawang anak din, nandun din yung asawa, kasama din sa bahay, tatlong household yon. So, tatlong form po ang dapat ibigay. So, let me clarify po that household. Mayor, kung nakikinig ka man or kung you're in a similar, nagtatanong din, that's why po ang ibibigay po ng DSWD na listahan sa inyo, hindi po number of houses. Number of households po ang ibibigay sa inyo. So, yung 18 million Filipinos out of 24.6 million po, yan po ay number of households, hindi po yan number of houses.